Welcome back mga kaibigan, at ang pag-uusapan natin sa bidyong ito ay ang mga anghel na pinaniniwalaang nahuli sa kamera na gumagawa ng mga himala. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Himala, milagro, kababalaghan. Ito ang mga bagay sa mundo na mahirap paniwalaan pero mahirap na ring mawala sa ating realidad. Sabi pa nga ng ilan, ay mahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi pa nakikita ng sarili mong mga mata. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ang siyam na anghel na nahuli sa kamera na gumagawa ng mga himala. Una sa ating listahan mga kaibigan, ay ang anghel sa Jakarta. Nakuha ang video na to sa isang CCTV footage noong September 11, 2011 sa Jakarta, Indonesia. Kung makikita nyo, ay may isang kumikinang na anghel ang bababa mula sa itaas at saka tuluyang aalis. Nagulat ang mga taong nandoon noong mga panahong yun, kaya agad nila itong pupuntahan upang malaman kung ano nga ba talaga ang kanilang nakita. Inupload sa internet ang video at di nagtagal ay pinangalanan nila itong The Angel of Jakarta. Sabi pa nga ng ilan, ay isa itong protector mula sa langit. Pangalawa mga kaibigan ay noong 2008, ang 14 years old na anak ni Colin Banton na si Chelsea ay na-admit sa ospital dahil sa sakit nitong pneumonia. Kasunod ng mga impeksyon at mahinang baga, ay napilitan ang mga doktor na ilagay siya sa isang ventilator para lang mapahaba ang kanyang buhay. Noong araw na yon, ay nandoon na rin sa ospital ang kanyang buong pamilya at mga kaibigan upang masilayan siya sa huling sandali. Maya't maya lang ay tinawag ng isang nurse ang kanyang ina para ipakita ang isang kakaibang nilalang na nasa labas ng kwarto nila na makikita sa monitor ng CCTV ng ospital. Kung makikita nyo, ay para itong isang anghel na kumikinang. Hindi lang yan, dahil ang mahiwaga pa sa pangyayaring ito ay pagkatapos makita ng kanyang ina yung litrato at pagbalik nito sa kwarto ng kanyang anak, ay agad tinanggal ni Chelsea ang life support na nakakabit sa kanya at nagsimula na itong huminga ng normal. Gulat na gulat ang lahat sa himalang nangyari kay Chelsea at hindi sila makapaniwala sa mabilis nitong paggaling. Sabi pa nga nung nurse na unang nakakita nung pinaniniwala ang anghel, ay sa buong 15 years niyang pagtatrabaho sa ospital na yun, ay ngayon lang siya nakasaksi at nakaranas ng ganong klaseng pangyayari. 2 linggo lang ang makalipas, ay nasa full recovery na si Chelsea at pinayagan ng umuwi sa kanilang bahay, kung saan naisakto rin sa araw ng pagdiriwang ng kanyang 15th birthday. Ang nakakakilabot pa dito ay ang birthday ni Chelsea ay ang mismong araw ng Kapaskuhan, December 25. Pangatlo mga kaibigan ay noong 2016, may isang pasahero na nakasakay sa eroplano na mula Austria papuntang London ang kumuha ng litratong ito. Pag-uwi niya, ay nagulat siya sa kanyang nakita at inakala niyang ito ay isang anghel na naglalakad sa ulap. Inupload niya ang litrato sa internet kung saan pumukaw ito ng napakaraming atensyon at pinagdebatehan ng mga tao kung anong klaseng nilalang nga ba ang nakunan niya sa litrato. Sabi ng ilan, ay kamukha nito ang robot sa isang animated film na The Iron Giant. Ayon naman sa iba, ay kamukha nito yung Cloudman na tinutukoy sa isang sikat na kwentong pambata na may pamagat na James and the Giant Peach. Pero mga kaibigan, kung i-zoom in natin yung picture, ay makikita nating para itong may pakpak. Sabi ng ilan,
ay isa itong anghel na naglalakad sa ulap kagaya ng mga larawan ng anghel sa mga paintings noong Renaissance period. Pang-apat mga kaibigan ay ang isang video na nakunan sa Qutb Minar sa Delhi, India. Kung makikita nyo, ay may isang lalaki at babae ang nakapose para sa isang picture sa harap ng ancient monument. Maya't maya lang, ay biglang nagsigawan ang mga tao at tinutok nila yung camera sa itaas kung saan nakita nila ang isang nilalang na lumilipad sa tuktok nung tore. Tumigil ito ng sandali bago ito tuluyang umalis. Makalipas lang ang isang minuto ay muli itong dumaan sa tore at hindi na nakita. Nang kumalat ang video sa internet, ay nagsilabasan na rin ang iba't iba at sari-saring opinyon. Sabi ng ilan, ay isa raw itong anghel kaya lang kung makikita nyo ay wala itong pakpak. Sabi naman ng iba, ay hindi raw totoo yung video at ito ay gawa-gawa lamang o edited. Ano sa tingin mo, kaibigan? Panglima ay ang isang litrato na nakunan ng isang pastor noong 2013 sa isang concert sa Cedar Falls, Iowa. Kung makikita nyo, ay para itong kumikinang na angelic figure na nagpe-perform din kasama nung banda habang nakatingin sa mga tao. Ang concert na to ay naganap 2 araw bago ang Kapaskuhan at ang nakakakilabot pa dito ay noong kinunan ito nung pastor ay kasalukuyang binibigkas nung banda kasama ng mga taong nakikisabay sa kanta ang mga salitang "Jesus, take all of me, I run to you, I run to you. I lay everything at your feet, let my life be yours." Mga kaibigan, alam naman siguro nating lahat na sa banal na kasulatan may mga kwento doon kung saan inilalarawan ang mga anghel bilang isang nag-aalab na apoy kagaya nung nasa litrato. Pang-anim mga kaibigan ay noong 2013, may isang litrato ng isa na namang angelic figure ang nakunan ng mga tao sa Miami, Florida. Nung may upload ang picture sa internet, ay agad-agad itong nag-viral at sabi sa mga komento ay isa raw itong anghel. At mga kaibigan, hindi lang yan. Dahil nakunan ang litratong ito 1 araw lang matapos maihalal na bagong Santo Papa, si Pope Francis. Madami ang naniwala na isa itong senyales mula sa langit na nagpapahayag ng pagdating ng bagong Santo Papa. Habang sabi naman ng ilan, ay edited lang raw yung picture. Pang-7 mga kaibigan ay noong 2011 nagulat ang mga archaeologists sa Russia nung matagpuan nila ang isang kakaibang buto na hindi matukoy kung tao ba o hayop. Naguguluhan sila dahil ang buto na to ay may pakpak at may hawak itong armas o sandata. Hindi kalayuan, malapit din sa lokasyon ng bato, ay nakita naman nila ang bangkay ng isang giant warhorse. Ayon sa mga scientist na pinag-aralan yung bangkay, ay nailibing raw ng maayos yung kabayo kagaya ng paglibing na ginagawa sa mga tao noong unang panahon. Mga kaibigan, maaari kaya na ang nakita ng mga archaeologists na to ay ang isa sa 4 horsemen ng apocalypse? Kung hindi nyo alam ang patungkol dito at kung gusto nyong pag-usapan natin ang 4 horsemen of the apocalypse sa susunod, ay ilike nyo ang video na to para malaman kung oo ang sagot nyo. Pang-8 mga kaibigan ay ang isang video na nakunan noong 2015 sa isang mosque sa Azerbaijan. Kung makikita nyo, ay may isang kumikinang na nilalang ang parang nagdadasal rin kasama ng mga tao. Pang-9 at panghuli sa ating listahan mga kaibigan ay ang isang CCTV footage na nakunan sa isang intersection sa China. Kung makikita nyo, ay may isang lalaking nakasakay sa bike ang manggagaling mula sa kaliwa habang may isang napakabilis na truck naman ang dire-diretso lang sa may intersection at biglang may darating mula sa kanan na isang nilalang na may kakaibang bilis ang sasagip sa buhay nung nakabike. Ulitin natin yung video.
Agad namang huminto yung truck at bumaba yung driver para tignan kung nasagasaan niya ba yung nakabike. Sabi ng ilan, ay isa itong tao na may superpowers habang ang pinaniniwalaan naman ng karamihan ay isa itong anghel mula sa langit na ang misyon ay iligtas yung tao dahil hindi niya pa oras. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay totoo ang mga litrato at video na to? Anghel kaya talaga ang mga to o ito ay gawa-gawa lamang ng mga tao? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Hyman Tulawe, Hendrix De La Cruz, Alan Gersala, Maddox, Jan Catalan, Keanu James Saldia, JM Miranya, Panda Gaming, Maynard Lazatin, Marcos Santo Domingo, Welyalin Abilay, Jafer Ian, Fred Official at Fanny, TikTok. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.